ba dito si Contessa? Oo, nagpunta siya, pero pinigilan ko. You're unbelievable, ma. Contessa, for the second time, will you marry me? Yes, Gabriel. Yes. Ubusin mo na. Diretso sa utak. Para wala nang maramdaman. Na-intercept kami ng mga kalaban kanina. Ano din yung mga nakalaban natin noon? Buti na lang, dumating kayo, niligtas niyo ako. Hindi ka lang sa amin dapat magpasalamat. Panirasan niyo sa taong pinagsisilbihan namin. Mula sa araw na to, hindi ka nagagambalain ng mga imperyal. Walang magagawa si Sarah. Hanggat wala siyang pruweba, hindi kanya ang papapagsak. May alas ako laban sa kanya. May madilim na sekreto si Vito Imperial. Isa siyang bakula. Sayang nga naman kung hindi natin lalaroin ang sekreto ni Vito and choose it for everything it's worth. Humanda ka sa pasabog ko, Vito Imperial. Alam mo ba, Mama, kung bakit hindi ka mabigyan ng apo ni Vito? Dahil hindi niya ako sinisipingan. Dahil ang gusto niya, lalaki. At alam mo ba, Mama, kung sino sinisipingan niya gabi-gabi? Si Winston. Di ako bakla! It's going to be her word against mine. Where is she? She's no longer here. How could you let this happen? Ang daming alam ng babaeng yun. Ayokong pagtawanan ng mga padrino. At ayokong mawala ng credibility. Naintindihan mo? Yes, Mama. Hindi ang kabaklaan ni Vito ang pinarurusahan natin, kundi ang kasamaan niya ng pamilya niya. Kaya dapat wala tayong pagsisihan sa mga ginagawa natin. Hindi ako nagsisisi, Contessa. Natutuwa nga ako. At unti-unti na silang nasasaktan. Aamin ka? O pasasabugin ko yung pagkalalaki mo! Isa! Dalawa! Sumagot ka! Oo! Umagot siya. Paano rin ako ang itago ito? Paano? Walang kasing sama ang mga imperyal. At hindi lang ako inape at tinapakan nila. May isang pangyayari kasi na hindi ko makakalimutan. Madam Jarito, nagmamakaawa ho ako. Kausapin niyo ho ako. May isang ina na lumapit kay Jarito. Madam, nagpunta lamang naman po ako dito para magmakaawa sa inyo. Humingi siya ng tulong para sa anak niya nakakulong. Tulungan niyo naman po yung anak ko makawala sa kalungan. Parang awa niya na po. Wala naman po siyang kasalanan. Maganda naman ang pakiusap niya. Nang makaawa siya, lumuhod siya dahil yun ang sinabi ni Charito sa kanya. Lumuhod ka muna sa harapan ko at magmakaawa ka. Madam, parang awa niyo na. Dalawa niyo makawala sa kulungan ng anak ko. Hindi na parang awa niyo na wala makikiusap ko ako. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya pinagbigyan yung kawawang ina. Napakasarap panoorin ang isang mangmang na nakaluhod dyan sa harap ko at sinasamba ang isang Diyos ang katulad ko. I just love the view from up here. Hiniya niya yun. Nilait. Inalipusta na para bang walang karapatang mabuhay sa mundo. Pasensya ka na ha. Hindi ko mapagbibigyan ng pakiusap mo. Ayup ka! Boya, tapon mo na yan. Sige po. Ayup ka! Bitawan mo ka! Bitawan niya ka! Tapon mo yan. Bitawan niya ka! At nang manlaban siya. Madami! Bigla siyang binaril ni Charito nang walang awa. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Charito bago niya barilin yung kawawang ina. Ang sabi niya, mas mahalaga pa ang buhay ni Madonna kaysa sa buhay mo! Mama! Napakasama talaga ng mga imperyal. Kaya dapat lang na ipalasap sa kanila ang pinakamatinding parusa.
ang parusang higit pa sa kamatayan. What the hell is this? Bakit yung sinaktan yung kanang kamay ko? Ang kanang kamay, ginagamit para sa pananakit. Tulad dyan, hindi para gawin mong kabit. Oh, umami na yung lalaking kinakamantari mo. Totoo ang bilang ni Sarah. Ma, please, let me explain. Let me explain. Bitiwan niyo ako. Bitiwan niyo ako, anong gagawin niyo sa akin? Bitiwan niyo ako, anong gagawin niyo sa akin? Ha? Mama! Mama, anong gagawin mo sa akin? Bitiwan! Mama! Mama! Ma! Mama! Mama! Mukhang malalim ang iniisip mo. Binubuo mo na ba ang mga balak mo kung paano mo gagamitin witness si Sarah laban sa mga imperyal? Isa si Sarah sa mga alas natin, Mama. Pero ayoko na muna siyang ilabas. Why not? Hindi ba na-witness niya ang walang awang pagbaril ni Charito sa nanay mo na pinagtakpan ni Daniela? Yes, Mama. At matinding pasabog to para sa mga imperyal. Pero isa lang yun sa mga krimen nila. Paano yung pagpatay nila kay Marco? Sa anak ko? Sa pamilya niyo? Hindi ako papayag na ang tagapagmana ko at ang papalit kay Black Scorpion ay isang mahinang katulad mo. At may tinatagong ibang pagkatao. Ipapalik kita sa dating ikaw, Vito! Mama, hindi ko naman gustong maging ganito. It's just the way I am, Mama! Malahiya ka! Kaya pala hindi mo ako mabigyan-bigyan ng apo! What this time? Niloloko mo ako! I'm sorry kung itinago ko sa inyo kasi ayoko ikahiya niyo ako. Mama, ayokong bumaba ang tingin niyo sa akin. And this is what you get for making a fool out of me. Mama. This is what you get for bringing this filthy affair into my house. Awa ka sa akin, Mama. Please, Mama. Awa kayo sa akin. Mama. Awa kayo sa akin, Mama. Maawa? Sa akin awa ka? Sa bawat malas na inabot ko, Vito, ikaw ang dahilan dahil niloloko mo ko. Kaya hindi ako papayag na sisirain mo ang lahat na pinaghirapan ko. Isumpa mo, titigilan mo na ito! Isumpa mo, mababago ka! Mangako ka sa akin at titigilan mo na lahat! Ito! Titigilan mo na ang pinagagawa mo! Lahat ginawa ko just to please you! Bakit hindi mo pa rin ako matanggaw? Bakit kulang ko rin? I will never, never accept you! Never! Ayoko nang tinitingin ng justisya, Mama. Gusto ko isang bagsakan. Isang matinding hagupit para sa mga imperyal. Para siguradong hindi na sila makakabangon ulit. That's a very wise plan, my Contessa. As they say,
Why settle for silver when you can have that gold? Pero kahit hindi pa dumadating ang matindi kong ganti sa mga imperial, it doesn't mean that I can't have fun with them. Hahanap ako ng creative ways para magamit ko si Sarah. I will not stop tormenting my enemies. Why? Because I can. Awa na, madam! Saktan yung anak mo! Shut up! Hindi pa ako tapos sa'yo! Babalikan pa kita! Papa, what the hell is happening here? Bakit mo sinasaktan si Kuya? Stay out of this, Daniela! Go away! Stop it! Stop it! Paano mo nasisikmurang saktan ang sarili mong anak, ha? You know, Kuya and I don't see eye to eye, pero siya lang ang tagapagtanggol ko dito sa bahay na to, kaya hindi ko kaya na saktan mo siya! Sige, magkampihan kayo! Total pareho kayong dalawa! You're both failures! Pareho kayong walang kwenta! Pareho kayong mali sa buhay ko! Hanapin mo si Sarah before she causes more damage. Find that woman and kill her! Enough, Manang Delia. Iyon mo na kami. So, Mama discovered your secret. You knew? Kuya, I have a lot of gay friends. I can tell someone's gay just by looking at them. Pero huwag kang magtaka kung bakit hindi kita sinumbong kay Mama dati. At huwag ka rin magtaka kung bakit kita pinagtanggol kanina. I simply wanted you to owe me. So that when the time comes na kailangan ko ng kakampi, I can count on you. Okay? How do I know this would happen? Hindi ka bumigay sa pressure ni Mama. You should have kept silent. Tukod sa relationship natin. Up to the very end. Eh, anong gusto mong gawin ko? Tinutukan ako ng baril ng mama mo. Kung mahal mo ko, handa kang mamatay para protektuhan yung mga sikreto ko. Eh, ikaw. Kailan mo ko protektahan sa mama mo? Alam mo yun yung problema sa'yo eh. Gusto mo 100% yung binibigay ko sa relasyon na to. Eh, ikaw. Kailan ako lang importante sa'yo? Don't make this about us. Don't make this about you. Hindi ko nga alam kung paano yung ibabalik at tiwala sa akin ni Mama eh. Sasabay ko yung drama mo? Sige. Alam mo, parang di ako makabahala sa'yo. Mas okay na mawala na lang ako. Nilo, hinto mo yung kotse. Nilo, hinto mo yung kotse. Baka pa ako. Sige. Pina-expect mo na habulin kita at magmamakaawa ako sa'yo para you can stay. Saan ko lahat? Hindi mo alam yung salitang pagmamahal. You're the worst person to love. Tita, mukhang wrong timing yata yung invitation ko makipagkita sa inyo. It looks like something's bothering you. I'm so sorry. Hindi ko lang talaga maalis yung problema ko tungkol kay Vito. Well, do you want to talk about it? I'm willing to listen. Nag-away ba kayo? May ginawa ba siyang kasalanan sa inyo? Well, he did something very, very disappointing and deeply hurt. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa siya. But I know I can't trust him anymore. Tita, anak mo pa rin si Vito.
Don't give up on him. Siguro kailangan lang niyang matuto ng leksyon. Baka kailangan niya siyang parusahan para wala siyang choice kundi magbago. You know what, when I was little, kapag may ginagawa akong mali, my mom would always take away the things that I love. Tinatago na yung mga laruan ko. She'll throw away the ice cream sa ref. Nung wala na akong malaro at makain, I had no choice but to follow everything she says. It was kind of harsh, but believe me, it's very effective. Ellie? Tawagin mo si Mama, sabihin mo, nagising na si Ellie. Opo, Mama. Ellie? Kamusta ka? May masakit ba sa'yo? Kamusta pakiramdam mo? Ellie, nandito na ako. Hindi na tayo magkakahiwalay. Pangako ko sa'yo, hindi kita iiwan. Magkakasama na tayo ulit. Magiging isang pamilya na ulit tayo. Umalis nga kayo sa harapan ko. Hindi, patutumba ko kayo. Vito, patawarin mo naman kami. Napag-utusan lang kami. Ano yung sinabi mo, ha? Ako ang pinuno ng mga padrino. Kayo lang sumusunod dapat sa utos ko. Sino ba yung siraulong nag-utos sa inyo? Ako ba ang siraulong sinasabi mo? Mama. This is an exclusive gathering. Wala kang lugar dito. Baka mahawaan pa ng kahinaan at kapalpakan mo ang ibang padrino. So, makakaalis ka na. Huwag naman na kayo pahiya sa mga padrino. I earned this place and I deserve that seat. Ang may karapatan sa upuang yan ay dugong imperial. Hindi katulad mo. May tinatago ibang pagkatao. So, throw him out. Huwag niyo hawakan ako. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Hindi ako to. Ako ang Ate Bea mo. Sobrang miss na miss kita. Vital signs are now stable, but just to make sure that there are no other complications, I need to run some more tests. Iwan ko na muna kaya balik muna ako sa hospital. Salamat po. Alam ko marami kang katanungan, Ellie. Pero magpagaling ka na muna. Magpalakas ka para masagot ko lahat ng mga tanong mo. Sa ngayon, gusto ko lang sana humingi ng sorry. Gusto ko humingi ng sorry dahil nagsikreto ako sa'yo. Patawarin mo rin ako sa mga pagkakataon na tinaboy kita. May dahilan kung bakit ko yung ginawa. Basta, ako na akong iwan ulit. Matatakot ako. Balikan ako ni Vito, pero baka saktan niya ulit ako. Ligtas ka dito. Puprotektahan ka nila. Huwag
siya si Mama Guada. Siya yung nag-alaga sa akin at tumulong sa akin para makabalik ako bilang kontesa. Ellie, pamilya na ang trato namin kay Contessa. Kaya mula ngayon, pamilya na rin ang trato mo sa amin. Salamat po. Pero, pansin ko eh, John. Labo niya, pare. Alam mo, talo niya pong babae. Ano akala niya, porket binabayaran niya ako, pwede na lang akong ganun-ganunin? Lalaki pa din ako. May pride. Simple lang naman yan, tol eh. Kung di ka na masaya, at pakiramdam mo natatapa ka na pagkalalaki mo, ba't di mo layasan? Sa tingin mo, hindi sumagi sa isip ko yun. Ba't di mo ginawa? Huwag mo sabihin na mahal mo na rin siya. Hindi ka naman bakla, di ba? Malaki ang utang na loob ko kay Vito. Marami siya natulong sa akin. Alam kong magiging bayo ko si Vito. Pero magpapakaprank ka na ako. Sa dami ng illegal na pinagawa sa'yo ni Vito, parang binenta mo na yung sarili mo sa demonyo. Di ba sapat na kabayaran yun? Hello? Lito? Oh, anong balita? Bad news, Winston. May problema ba? Huwag ka sanang mabibigla. May natagpo ang bangkay sa loob ng tram sa San Pablo. Base sa identification, si Monique yun. Ha? Lumayo kayo ng anak natin. Lumayo kayo kung gusto mo pa ako makita mo. Alam mo, nakikita ko yung marami. Kailangan mo balik yung tiwala ni Vito. Yung pangakang sa akin mo, si Monique yun. Tol, buhay pa si Monique ako eh. Buhay pa si Monique. Pre, may problema ba? Sorry to keep you waiting. Hinintay ko pa kasing makatulog si Ellie. Ayos lang, Contessa. Masaya kami para sa inyong magkapatid. Si Miss Sarah rin, kanina pa nakapagpahinga. Kaya wala na mga kaistorbo sa pag-uusapan natin. Pinatawag ko kayo dahil may niluluto akong plano. As you all know, may dalawang tao sa pamamahay na to na pinaghaharian ng takot dahil sa kahuwalangyaan ni Vito Imperial. Bibigyan natin sila ng rason para maibsan ang takot nila. Kung si Vito ang target, handa akong gawin kahit ano. Hindi pa niya binabayaran yung lahat ng ginawa niya kay Oliver. Ipapahuli na ba natin yung demonyong yun sa lahat ng krimen na ginawa niya? Kalma lang kayo. Hindi pa to ang judgment day. Pang semifinals lang muna ang level ng gante na gagawin natin. Kaya na pagkasunduan namin ni Contessa, nai-expose lang natin at kakasuhan sa korte ang mga imperial kapag nakahanap na tayo ng solid evidence laban sa lahat ng krimen nila. For now, hihiyain na muna natin si Vito Imperial. Sisirain natin ang pinangangalagaan ng image sa publiko. At ibubunyag natin sa buong mundo ang sikreto niya. Pero paano natin magagawa yan kung wala naman tayong konkretong ebidensya? Tama si Tatay. Bali ang mangyayari niyan,
Salita ni Sarah laban sa salita ni Vito. Kaya naman, yan ang magiging assignment ninyong lahat. Ang humanap ng solid evidence na si Vito ay nagiging Evita pagsapit ng dilim. I already know what to do. Kasalanan. Alam kong ginawa mo lang lahat na ikabubuti para sa mag-ina mo. Ang dapat mong sisihin, ang taong pumatay sa mag-ina mo. Si Vito. Matigas na huwag akong papasukin dito. Sisisanting ko kayo sa trabaho ninyo eh. Huwag niyo akong subukan. Sorry talaga, Sir Vito. Mahigpit pong bili ni Madam Charito na banned kayong pumasok ng building premises. Ma'am, walang hiya kayo. Hindi niyo pwede gawin sa akin to. Ma'am, palamunin ko lang kayo! Sir! Ano? Umalis na lang ako kayo. Mayroon na masamtan. Huwag kong hahawakan. Ano? Hindi niyo papapasukin? Ha? Hindi niyo papapasukin! Vito? Is there a problem here? Wala naman na. Pinagsasabihan ko lang itong mga employees ko kasi tatamad-tamad eh. Mm. Ikaw, what brings you here? Do you have an appointment with us? Actually, wala naman. Gusto ko lang makita sana si Tita Charito. May friend kasi ako sa lifestyle section ng isang dyaryo who wants to do a feature story about your family. Actually, ito siya. I want you to meet Vito Imperial. Vito, this is my good friend, Claire Santos from National Bulletin. Oh my, Miss Contessa, no need to introduce him. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa the one and only Mr. Vito Imperial? Nice to meet you. Can I also interview you later? Gusto ko rin kasi sana i-highlight sa gagawin kong article how you managed to have a strong marriage despite handling many of your mother's businesses. Kuya? Danny? Are these people bothering you? No, Daniela. Actually, pinakilala lang sa akin ni Contessa ang writer friend niya. You know what? Thank you for the interest in writing as a feature sa marriage namin ni Sarah. Pero, there's so many things to do kasi in the office eh. Really? Then, what are you still doing here? Tara, sabay na tayong pumunta sa mama mo. Vito, are you sure you're okay? You look tensed. Feeling ko talaga may problema ka. Why don't you tell me about it? Baka makatulong ako. You. I know exactly what you're trying to do. The love of God, Daniela. Ano na namang problema mo? Ba? Do you have a sixth sense? Or sadyang chismosa ka lang? Alam ko na may kilaman ka sa pinagdadaanan ng kapatid ko. At alam ko rin na sinadya mo dalhin tong reporter na to just to put the spotlight on him para lang mapahiya siya. Right? Grabe yung imagination mo, no? For your information, nandito ako para i-meet si Tita Charito. Go and
coincidence lang, nakita ko yung kuya mo. Now if you'll excuse us. Claire, let's go. Number one rule pagdating sa catfight. Never turn your back on your enemy. Okay. Here's another rule for you. Don't talk when your mouth is full. Eh, wala namang naman yung bibig ko. Pwes, ngayon meron na. Ang buwan ng malaking yung gulo. Itigilan natin to. Nakikiusap ka na ba, Vito? What do you want? 50 million. 10 million sa bawat taon. Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo sa akin. Isa lang ang gusto kong hilingin regalo sa'yo. Sana lang pumayag ka. Iba! Kahit ano pa yan. Gusto ko kasing makasama si Kuya Jong at si Tay Chago sa birthday ko. I don't need proof, Mama. Hindi mo ba nakikita that she's the odd man out there? Kung si Contessa nga ang sumisira sa pamilya natin, well, she's in very, very big trouble. Dahil kung pamilya na ang pag-uusapan, I can declare an all-out war. So sad. Kaya ka ng paligaya. Ito na ang susi sa pagbagsak mo, Vito Imperial. Manda ka.